madalas nasa BI ako para gumawa ng content. Marami ang nagtatanong kung hindi ba daw ako napapagod sa ginagawa ko. Sabi ko naman, oo, nakakapagod, pero dito ako masaya sa ginagawa ko. Dumadating din talaga sa punto na mararamdaman ko yung sobrang pagod, pero kailangan ko magpatuloy. Kaya, para maipsan ang pagod na nararamdaman, minsan, ganito ang nagiging paraan ko. Yung mag-camping. Sa pamamagitan kasi nito, dito ako nakakapag-isip ng mga bagong bagay na magiging hakbang ko sa mga susunod na araw. Tapos, nandun ang saya dahil kasama ko ang pamilya ko. At kaibigan na tunay na nakasuporta sa ginagawa mo. Alam ko karamihan sa atin may kanya-kanya tayo ng paraan para makalimot kahit sandali sa mga problema nating dinadala. Kahit anuman ang pamamaraan natin, basta importante masaya tayo sa ginagawa natin. I saw fireworks that day in a freeway. I saw fireworks for the second time in 2 days. Battled distance through the years, weekend flights and talk all nights, growing closer, sharing fears. I took you to the mountaintop and bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. Okay, kamusta kayo mga ka-motivation? Bali, ang magiging biyahe natin ngayon ay pupunta tayo ngayon ng Calatagan, Batangas para mag-camping tayo dun sa tabing dagat, dahil yung pupuntahan natin na campsite sa Ednas ay dagat siya. So yun na pili namin maging camping site sa araw na ito, dahil nga makakapag-swimming tayo sa dagat. Sobrang init mga ka-motivation. Bali, binabaybay natin to ngayong papunta tayo ng Davilan Trail. So nakikita natin dito sa may right side natin, ito yan, yung may harang na pader na kulay blue. Ayan yung karerahan ng kabayo. Ayan, makikita nyo sa drone shot mga ka-motivation. Ang lawak nyan. Tapos napakaganda ng kalsada dito. Bali, itong binabaybay natin ay tatagos na silang Cavite. So, magandang alternative route to papunta ng Tagaytay. So maganda rin dito mamasyal lalo sa gabi. Meron dito mga pasyalan na pwede kayong puntahan. Sa hapon, pwede kayong magbike dito. Tapos jogging-jogging kasi presko dito lalo sa hapon. Tapos malapit na tayo dito kumanan going to Silang Cavite. Dati mga motivation, ito yung hindi na tayo dito ng Davilan Food Park. Yan yung pag tinumbok natin yan, yung may harang na barikada. Yan yung Davilan Food Park dati na dinadayo. Ito, yan. So, kakalan tayo dito. Sarado na siya, oh. Dahil ginagawa tayo yung kalsada dyan. Tapos, ito na yung Davilan Trail na binabaybay natin. So, maganda dito. Lalo sa gabi. Ang ganda ng mga pailaw ng kalsada dito. Yan. Tapos, dun sa taas, ang paragliding meron dyan, dun sa taas. Ito, grabe, ito yung tuyo na yung mga damo, oh. Kawawa naman yung mga baka, wala nang makain. Yan, ito yung Davilan Trail. Minsan, tinatawag din itong Davilan Ahon, dahil paborito rin ito ng mga bikers puntahan. Dahil may matinding ahon dito sa unahan natin. Ito, yung nakikita nyo dito. Yan, ito, patinding ahon to. Yan, paborito to ng mga bikers ahonin. Talagang mapapalaban yung lakas mo dito pag nakabisikleta ka. Kahit nga motor, mararamdaman mo talaga dito yan, oh. Grabe tong ano na to. Tarik nito, oh. Yan, oh. Kahit ako, ramdam ko. Yay! Grabe yung ahon na yun.
Yan. Op, ya. Yeah. Tapos ito pa, isa pa. Tapos diyan sa kanan natin, yan, may pasyalan din niya sa taas yan, yan. Pwede kayong kumain diyan, meron mga kainan diyan sa forest view. Yan sa taas. Kita-kita mo yung city light pag gabi. Okay. Aho na. Grabe, tuyong-tuyo yung mga damo. Sobrang init kasi. Kahit mga ang lupa niya, oh, ibang kulay. Yan. Maganda dito pag gabi. Napakaliwanag dito. Pag mapadaan kayo ng gabi dito, liwanag. Ganda ng street light. Tapos yung kalsada, yung mga guhit na nakikita natin. Mailaw yan. Yan, sa kaliwa natin mga motivation dito. Ay, sarado na. Sarado na. Sinarado na yung ano, paragliding. No entry na mga motivation, sarado na. Wala na, yan o, no trespassing na. Parang may may-ari na, kinuha na may-ari. Ang ganda dito. Tapos yung kalsadahan dito, napakaganda. Makikita nyo sa drone shot natin mga motivation. Ang ganda nito, ang haba nito. Oh girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed. But I'm still hooked on this. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manifest some way when I am next to you. Okay, 4 na. Tapos siguro maaaring kami dyan, mag-aala 6 na, hapon na. Medyo hapon na kasi kami nakaalis. Yan, dito na pala tayo sa Tagaytay, Nasugbu Road.
Approaching na tayo dun sa may Arco. Okay mga ka-motivation, nandito na tayo sa Welcome Arc ng Nasugbu, Batangas. Maligayang pagdating sa lalawigan ng Nasugbu, Batangas. Okay, approaching na tayo ng Nasugbu. Yeah, sana hindi kami matraffic. Pero magandang kalsadahan dito, hindi masyado matraffic. Siguro pag may nadaanan tayo mga bayan-bayan, yun lang. Kaya sakto lang siguro ang dating natin ito. Yung mababa na yung araw, hindi na masyado mainit. Oh, medyo malayo-layo pa tayo. Base sa Google Maps, 1 hour and 15 minutes bago natin marating yung location ng campsite sa Calatagan, Batangas. Sarap pag-motor dito. Lapad ng kalsada, hindi masyado matraffic. Tapos mapresko pa 'te, madaming puno. Okay, malapit na tayo dito sa may intersection na sa Welcome Arc ng Calatagan, Batangas. Malapit na tayo. Kaya na, sa unahan natin. Kakaliwa na tayo going to Calatagan, Batangas. Ito. Bali, may signage naman nakalagay. Ayun, pagka kumanan, papuntang Nasugbu, pagka kumaliwa tayo, ay ito na yung Calatagan, Batangas. Okay, ito na tayo mga motivation na. Makikita na natin dito yung Welcome Arc ng Calatagan. Yun, yan o, Municipality of Calatagan. Okay, malapit na tayo. 28 minutes na lang. Nandito na tayo sa location ng campsite natin, oh. Welcome Municipality of Calatagan. Okay. Ang ganda, oh. Makikita natin yung mga puno, oh. Galing na mga puno dito, oh. Kala mo tao, eh, no? Yung parang ano, katawan ng tao. Yung may mga litid na ugat. Ganda na mga puno dito. Saka bagong gawa yung kalsada dito. Saka asfalto na, oh. Last time na punta namin dito, hindi ito ganito, eh. Nung nag-swimming din kami sa may Kaisip Beach Resort. Pero kadugtong lang din ng Edna's Beach Campsite yun na pinuntahan namin dati. Ito na siya, Balitok, Barangay Proper. Ito, mga ano dito, yung mga puno, oh. Ang sarap pagbas dun, eh, no? Ganda na mga puno, oh. Wow. Maganda dito dumaan yung ano, kung wala ka halos kasabay. Tapos halos solo mo na yung kalsada. Talagang ma-appreciate mo maigit yung mga puno na sa left side natin na napakaganda. Ang haba, oh. Ang ganda ng mga kapunuan. Okay, kanan na tayo dito sa may simbahan. Ano kaya ang ano to? Simbahan ng Santo Domingo de los Silos Parish. Ah, magpipiesta ata dito or tapos na. Ah, baka magpipiesta pa lang, no? Daming banderitas. Malapit na! Okay, eto na. Malapit na tayo. 2 minutes, dito na yun. Papasok, alam ko papasok yun, eh. Eto mga motivation, ah. Eto yata yun. Eto yun. Ah, saan yun? Ah, diretso pa pala. Diretso pa pala, mali. Eto ata sa unahan. Eh, ito pala sa unahan. Eh, ito na ata yun. Ito, ayoko may mga vlog. Kasubi, Kasubi, Calatagan South Beach. Ay, salamat.
Bago mag alas 6 narating na namin. Eto, kasok tayo dito. Alam ko ito 'yun eh. Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala 'yon. Dito pala 'yung saunahan. Ay, nako. Tabi-tabi na kasi 'yung mga beach resort dito eh. Edna's Beach and Campsite. Ah, eto. Eto. Eto na. Okay. Touchdown. Yan o. Edna's Beach and Campsite. Okay. Okay. Oh, may nakabook na kami. Kaya anong pangalan na nakabook? Raymond Gruta. Sige. Kasama namin to. Okay na? Sige, salamat. Okay. Nakabook na kasi dito ang kuya ko kanina. Nagpabook na para sigurado na. Ganda oh. Masisilayan natin yung ano, sunset. Malamang maraming tao ngayon kasi Sabado ngayon. Malamang maraming mag-overnight. Yan ang daming tao. Yan, may maraming mga campers. Okay. Entrance, turn right. Uy, dito na entrance. Turn right. Okay. Ito na. Welcome, Edna's Beach and Campsite. Okay. Tara muna tayo dito. Information. Raymond. Raymond, ayan na nagpabook. Kaya kanina yung bakla. Para saan to? Reference po lang. Ah, reference. Okay, reference pala to. Just kay Dia. Ayan, kasama namin isa. Okay. Oh, ganda oh. Meron ditong ano mga motivation oh. Welcome, Edna. Ang galing ah. Ganda pala dito sa loob. Ay, medyo low tide. Nakaano na mga motivation yung pepesta namin, naka-reserve na. Nag-aantay na. Ayun, dami oh. Wow, dami oh. Dami nagka-camping oh. Ayan oh. Oh, dami tao. Daming camping, gaming campers ah. Ayan oh. May mga motor, karamihan sasakyan. Ganda. Pati sasakyan kasama yun eh. Okay. Oh, wala na tayong pwestuhan. Okay, touchdown. Sige, sige. Patabi na lang muna daw, sir. Ay, wala yung nasa tapat namin yung ano. Okay, di na tapat na tayo sa tapat ng dagat. Dito na tayo. Ayan, touchdown. Hindi na tayo nakapag-video kagabi dahil gabi na kami dumating, halos ang dilip sa area namin kaya walang makita sa camera. Bali umaga na ngayon, so ganito kadami yung tao dito ngayon sa Edna's. Makita ko sa inyo kung gaano kadami nagka-camping dito ngayon. Yan, ito yung area dito, yung area namin nandoon. So may kotse yung puti, tapos nandoon ang motor namin, yung tent namin. So, ganyan kadami yung mga nakakotse dito. Yeah. At sa kabila. Ayun. At sa kabila, kadami din. Dito naman sa area namin ito. Ayan. Ayun, kadami. Tapos doon. Kadami niyan. Nakahilera dito. Ayan. Ito yung tent ng kuya ko. Tapos tent ko. Tent ni pare. Tulog pa sila. Ayun.
Tapos, ito na yung dagat dito, mga motivation. Oh. Kahapon, pagdating namin, mataas ang tubig. Siguro sa hapon yung low, ang high tide. Tapos pagdating naman ng ano, umaga, yan. Low tide na siya, yan. Oh. Yan. Daming tao. Ganda ng area sa ano, aso lang, low tide sa ngayon. Yan, makikita nyo dito yung nagkakaramping, ang dami. Oh, papalipad tayo ng drone para makita natin sa area. Sa drone shot. Register si drone dahil nga para sa privacy ng ibang tao na baka mahagip sa drone, no? So yung purpose lang naman natin yung aerial view na makuha natin, yung location, tapos yung ganda nito ng palibot. Pero okay na rin yun para, di ba, kung sakali man magkaroon ng problema, may magre-reklamo sa iyo dahil nasama sa drone mo, kaya i-re-register ang drone mo para madaling mahanap kung sino may-ari ng video. Okay, yun lang mga motivation yan. Magkakapi tayo. Ito. Gabi-gabi tayo dito. Pero parang mas man siya may medyo tapos luto tayo ng luto-luto ng almusal. Yeah. Medyo toasted. Kain mo, kain. Almusal muna tayo ng... Kain muna, kain. Mamaya lulublub tayo. I'm walking. But all these thoughts are running, yelling, catch me if you can. And I'm wondering if I should chase behind or stop wondering and try to take a stand. Oh, and they keep asking where the hell I'm going, who I'll be for the rest of my life.
I'm just trying to take my time. I'm dreaming and my coffee is steaming, getting colder with time, and I'm wondering if maybe all this dreaming is better left to the night. Trouble sleeping, well I just toss and turn all night, and I don't know where time is gonna take me. No, I'm just trying to take my time.